Addition and subtraction of fractions. Don't forget to hit the subscribe button below. Sa lahat na nag-subscribe sa aking YouTube channel, maraming salamat sa inyo. Walang katapusan ang pasasalamat ko sa inyo. Maraming salamat sa 261 plus na nag-subscribe sa aking YouTube channel at nag-like at nag-views. Maraming salamat sa inyo. So ngayong araw, may nag-request na sabi niya, teacher, tutorial naman ang ibahagi mo. So ngayon, mag-tutorial ako sa inyo. May ibabahagi, may i-share ulit ako sa inyo. Para sa mga estudyante na nakakailangan nito, babahagi ko sa inyo. So, ang topic ngayon ay how to subtract and add fraction. So paano ba natin ito masusubtract, mababawas, at saka magdadagdag ng fraction. So, before we start, alamin muna natin what is numerator and what is the denominator of fractions. So, halimbawa, 1/4, yan, 1/4. Ang tawag dito ay numerator. Ang tawag naman dito ay denominator. Tama ba ako? Denominator. Ayan. So, alamin muna natin ang parts ng fraction. Ito sa taas, ang tawag dyan ay numerator. Sa baba naman, denominator. So, dahil alam na natin yon, so, aalamin natin paano ba magdagdag at magbawas ng fraction. So sa addition at saka sa subtraction, madali lang. So may mga rules diyan paano magdagdag at magbawas. So remind lang natin. So to add or subtract similar fraction. Ang ibig sabihin ng similar fraction ay yung magkatulad yung denominator. Halimbawa ng similar fraction ay 1/4, 2/4, di makita. 1/4, 2/4, 2/4, 3/4, yan. Ang tawag sa kanila, yung tinatawag similar fraction, magkakatulad yung denominator. So, madali lang yan, mag-subtract at saka magbawas. So, halimbawa, maingay sa labas, pasensya na kayo, nag-iinuman sila, pasensya na. 1/4 + 2/4 = So, paano na yan natin makukuha? Nagpapawisa na ako. So, paano natin yan makukuha? Idadagdag lang natin yan. Tapos, we just simply copy the denominator. 1 + 2 over 4 natin. 1/4 + 2/4 = idagdag lang natin yan. 1 + 2 over 4. So, 1 + 2 = 3. So, ang sagot ay 3/4. Mabilis lang magdagdag. Mabilis lang. 3/4. Ang sagot ay 3/4. So, yan ang sagot. 3/4. So, sa pagbabawas naman, halimbawa, ang pagbabawas at saka sa subtraction, ang pagbabawas at saka addition, pareho lang ang process. Mabilis lang. Ang mahirap lang pag dissimilar fraction, mahirap yun kasi hahanap ka pa ng less common denominator, hahanap ka pa ng common factor nila. So, halimbawa sa subtraction naman,
Halimbawa, 7 over 8 plus, ay minus pala, subtraction. 7, 8 minus 5, 8. Ayan. 7, 8 minus 5, 8. So, madali lang. Madali lang natin gawin yan. You just subtract. 7 minus 7 minus 5 over yung ano mo, denominator over 8. So, 7 minus 5 2 tama, 2 over 8. So, ang sagot ay 2 over 8. So, pwede pa ba natin yan i-simplify? Simplify into lowest form? Yes, of course. Sorry. Pwede pa siya. Ang common factor niya, 1 over 4. So, ang sagot ay, saan ito kinuhang 4? Saan ito kinuhang 4? 1/4. Isimplify natin into lowest term. So, katandaan, kapag kaya pa siya isimplify natin into lowest term. Pero kung hindi na, wag mo nang galawin. So, ang fraction at saka addition, pareho lang ang process. Pareho lang yan ang process. Hindi yan nagkakaiba. Ang pinagkakaiba lang kasi sa addition, syempre, mag-a-add ka, magdadagdag. Pagdating lang sa subtraction, magbabawas ka. So, anong ibig sabihin ng adding? Adding, pagdadagdag. Dadagdag mo lang, adding. So, ang gagamitin nating process ay addition. Addition. So, sa dating sa subtraction, minus, magbabawas ka lang. Babawasan mo lang. So, ganun lang kadali. Ganun kadali pag similar yung, magkatulad yung denominator. Pero kung hindi, alamin natin sa next topic ko. Next tutorial ko. So, ayun. Nakuha natin. Madali lang yan. Kasi dadagdag mo lang ang idadagdag mo lang yung magkatulad na yung numerator dadagdag mo lang or kaya ibabawas pagdating sa denominator you just simply copy kasi hindi ka na magsisimplify, hindi ka na hanap ng greatest common factor or least common factor. So ayan, so thank you for watching. God bless. See you later.